Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Nandito ulit tayo para magbasa ng mga sign ng kasamahan natin kung saan pinasa nila sa akin. At mapapansin natin, napakaklaro at ganda ng sign sa area ni Sir. Kaya pinamagatan ko itong Golden Buddha Marker Assessment 216. At bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Podreader MMS. Diyan lang yan mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Ganon din dito sa Facebook page kong Podreader Official. Dito lang yan mga madam at mga sir. Mag-like and follow lang kayo dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, ito na mga madam, mga sir. Umpisahan na natin, lalo na sa mga kasama nating gustong matuto at madagdagan ng inyong kalaman sa linat sa bayan nila ang simple lecture kong ito. Ang pamagat na Golden Buddha Marker base dito sa sign sa area ni sir, dito ko nakuha yan. Ayan. Sa isay natin ito. Kung mapapansin natin mga ka-teach, may guhit dyan at saka dyan at saka dyan. Ngayon, ang ibig sabihin dito sir, nangangahulugan ito ng number 1. Ang meaning niyan ay hand o kamay. Ayan, ang ibig sabihin niyan sa kanji, literal talaga siya na naka-engrip ang hand or kamay. Ibig sabihin, pasok yan sa symbol na Buddha sign. Ayusin natin. Ayan, yan ang ibig sabihin niyan. At dito sa kabila, mapapansin natin, may naka-engrip ulit dito na paganyan. Litan natin para maintindihan talaga ninyo mga ka-teach. Lalo na sa may-ari ng sign na ito, makinig kang maigi sir. Ayan. Dahil maganda ang sign sa area mo. Babasahin natin ito. Gumamit tayo ng ibang panulat. Pabox. Ayan. May guhit dito sa gitna. Kahit agusan man, nangangahulugan ito sir ng rice spelled. Ibig sabihin, dating palayan or dating sakahan. Ayan. Kaya base dito sa dalawang sign na ito na sinasabi niyang kamay, deposit ito kung saan ang area na tinuturo niya sa dating sakahan or dating palayan. At ito yon. Kaya may clue ka na sir. Sa madaling salita, ang pinaka-assessment trading ko dito, ito ang gagawin mo. Hanapin mo sa area na yan, simula dito sa sign na ito. Kahit umabot yan ng 100 meters going east talaga ito sir, northeast. Banda dyan, kung yan man ang direksyon ng northeast or banda doon. Kung hindi man ito sa northeast, medyo doubtless ito ng south side, southeast. Basta hanapin mo ang lumang palayan 150 meters or reduce tayo ng 100 meters simula dito sa sign na ito na naka-engrave sa bato. Ngayon, pag nahanap mo na ang lumang palayan, isang halimbawa na lang ito, kung mayroon man dyan, hindi nangangahulugan sir na nakasentro ang deposito sa mismong palayan. Ipalagay na lang natin kahit mga klating ektarya ang lawak, basta lumang palayan siya, hindi siya nakasentro kung saan doubtless ang deposito sa gilid ng palayan, kung mayroon man dyan sa area mo. Kasi ibase natin dito sa welcome sign niya or ginawa nilang simbolo, doubtless siya mga ka-teach. Nandito ang palayan, nasa kabilang side ang depositong Buddha or Golden Buddha base dito sa markang ito. Kaya ang gagawin mo ulit sir, pangalawa,
kung may lumang palayan dyan. Isa lang yan landmark or palatandaan na malapit na yan sa binauna ng Golden Buddha na ito or Golden Buddha na ito. Ayan. Sigurado ako may countersign talaga doon sa lumang palayan na yan. Sigurado ako may countersign talaga yan pagdating mo sa lumang palayan na ituturo ka sa exact location ng depositong Buddha. Ayan. Pangalawa yun, lihis yan sa lumang palayan. Pero ganun pa man, kaakibat yan na ginawa nilang marka o palatandaan base dito sa sign na ito. Ayan. Talagang napakaganda yan. Sigurado yan. Pero pag ganitong mga sign, lalo na literal na naka-engrave, malayuan talaga ito mga katiits. Hindi nangahulugan na nandyan mismo sa paligid niya, around 10 meters, hindi. Didistansya talaga pag ganitong mga engraving base sa mga meaning niya at base na rin sa tinuro nilang area. Ayan, welcome sign ito na ginawa nilang symbol. At dito tayo sa kabila, kung mapapansin natin, hindi lang kasi nakuha ang buong hugis ng batong ito eh. Pero mapapansin natin may bilog. At parang may mata ito mga katiso. Nakabaliktad. Ang assessment reading ko dito sir, bantayanan mo kung saan nakaharap yan. Kasi pag ganitong mga sign, magpapasa pa ito ng ibang sign at dadagdag information na susundan mo ang exact location ng target. Pag mga ganito, pasok ito sa mga travel sign mga katiits, yung parang mata na nakatingin pababa, travel sign yan. At hindi ito indicator na may deposit mismo sa batong ito. Ayan, parang tulad dito sa nauna. Ayan, tulad yan mga travel sign yan. Pero sigurado may laman ang area, pinapapunta ka at kailangan mo sundan ang ibang mga sign. At dito tayo sa kabila. Ano kaya ito? Parang adobe na nakabloki-bloki. Lipat muna tayo. Ah, okay. Ito yung binulugan ni sir na parang hagdanan mga katiits. Pero ganun pa man, lupa ito eh. Maganda sana kung gawa siya sa bato. Kaya parang adobe na pinatigas. 50-50 ako pag mga ganito mga katiits, pag mga lupa, dapat mga bato. Pero kung ipasok natin to sa Japanese treasure code natin, nanganghulugan ito ng paghagdanan. Daanan ng cave ito eh, or daanan ng tunnel. May tunnel sa area. At i-plus pa natin itong mga naka-engrave na bloki-bloki. Ayan siya. Para siyang replika ito ng mga depositong nakapile sa ilalim. Pero ganun pa man, dahil tulad ng sinabi kong nauna, na para siyang lupa, gawa ng lupa na pinatigas, baka nagkakataon lang mga katiits. Pero kung bato ito na in-engrave talaga, inukit sa bato, tama yung sinabi ko, hindi ako magkakamali dyan. Pero pag lupa, medyo 50-50 ako mga katiits. Yan ang assessment trading ko dito sa sign mo na ito sir. Okay, sa pagkatapos dito sa simple content natin mga katiits, sana sir nasundan mo ang sinabi ko na hanapin mo ang lumang palayan dahil dito sa sign na ito. Biring ka, palabas, nasa gilid siya ng lumang palayan. Kung saan pagdating mo dito sa lumang palayan na ito, may ibang sign dyan na sasalo at ituturo ka sa bandang gilid. Ayan, kasi may depositong Buddha. Yan ang final assessment ko sa sign mo na ito. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.